Ayan, isang magandang araw sa inyong lahat mga kabubog, sa mga viewers natin, subscribers, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking video, sa mga OFW natin dyan, saan man sulok ng mundo, sana po ay okay lang kayo. Ayan, for today's video pala mga idol kabubog, ay ano, requesto ng ating subscriber kung paano raw gumawa ng pull-up window using CB98 series. Ayan mga kabubog, sana magsama-sama tayo hanggang sa dulo ng video ito. At yung hindi pa pala nag-subscribe sa aking channel, pa-support naman, pa-like, share, and subscribe. Init nyo na rin yung notification bell para lagi kayong update sa aking mga bagong upload na video. Ayan, huwag na natin patagalin mga idol. Simulan na natin! Ayan mga idol. Papakilala ko muna sa inyo yung mga materials na ginamit natin. Ayan, ang ginamit ko mga idol ay gumamit tayo ng double jam. Ayan, double jam. Mayroon na din siyang rubber jam. Double jam CB98 series. Dalawang piraso ito mga idol. Ayan, dalawang pirasong double jam. At saka double head. Ayan, dalawang piraso palang double head ang ginamit natin. Hindi tayo gumamit ng double seal. Lahat siya double head. Pero ito mga idol, nasa side scoop, nasa side na ganito yan. Yung double jam natin, yung nasa ilalim at ibabaw. Ito double head. Ayan, CB98 series. Ayan, at gumamit din ako mga idol ng ano? Ng Lockstyle. Lockstyle. Ayan, dalawang Lockstyle din ito mga idol. Ayan, dalawang Lockstyle. Nakapans na parang yan mga idol. Kung nakikita nyo, nakapans na yan. Pans yan ng para sa upper. Lahat yan kabilaan mga idol. Ang ginamit ko para ha-upper. Upper lahat. Yan, upper lahat. Wala tayong lower. At ito naman yung interlocker. Dalawang piraso din. At nakapans din siya ng para sa upper. Yan, kabilaan yan mga idol. Upper. Lahat upper ang ginamit ko. At ito yung top and bottom. Yan, apat na piraso yan mga idol. Yan, hindi tayo magagamit ng panel roller. Wala na tayong panel roller. At ito naman mga idol, 4 kinds. Yan, gumamit din tayo ng 4 kinds. Pero yung 4 kinds mga idol na ginamit natin ay lahat lang top. Wala tayong lower. Lahat top, lahat pang top. At gagamit din tayo ang mga idol ng bus balancer. Ayan, kung nakikita nyo yan, ang bus balancer. Yan. Ito mga idol. Yan, gumamit tayo ng bus balancer. Ayan. Dalawang bus balancer yan mga idol, kabilaan yan, ganun. Kasi ito pull-up window yung para tong para sa bintana ng mga bus. Nakafix na yung isang panel sa taas at yung baba. Yun. Ayan. At gagamit din ako mga idol ng tubular. Ayan. Tubular half by one. Dito magsisilbi mga idol. Dito tatama yung bus balancer natin. Dito mag-ano siya. Maglalak. Ayan. Ayan mga idol, lahat yun ang mga ginamit natin ng mga materialis. Yan. Ngayon mga idol, magsisimula na tayo para asimbulin na natin. Ayan, sana panoorin nyo mga idol. Sana makakuha kayo ng kunting idea. At dun sa mga baguhan, sa mga subscriber pala na nag-request sa atin, hindi ko na matandaan kung ano pangalan niya kasi matagal na itong nag-request sa akin. Kaso ngayon ko lang na nagawa. Kasi alam nyo, gumagawa ako kapag mayroon lang nagpagawa sa amin, saka ako gumagawa ng ganun. Kasi sayang naman ang materialis kung puputol-putulin natin na wala naman nagpapagawa. Kaya hinihintay kung may magpagawa, saka natin sasagutin yung mga katanungan ng ating ano, subscriber viewer. Ayan, shout out sa aking mga lahat na subscriber viewer at mga taong patuloy na sumusuporta sa aking video. Ayan mga idol, simulan na natin. Ayan mga idol, iko-connect na natin. Ito yung double lead at ito yung double jam. Ipapasok natin na ganun mga idol. Ayan. At ang gagamitin natin na metal screw ay 6x1.
Ayan. Ito naman tayo sa kabila, mga idol. Ayan mga idol, ayan nagawa na natin. Ayan, ito pala yung double jam na gamit natin pagkatapos yung sa ilalim. At ito, itong sa side na ito mga idol, double head to. Pati ito double head. Ayan, gawa na natin yung ano natin, yung perimeter frame. Ang susunod natin na gagawin na yung panel. Ayan mga idol, ito yung laksal at ito yung top rail. Ayan, ikukunik na natin. Ayan, at maglalagay din tayo ng ano, bulkines para sa top. Ayan, ayan, ayan. Ito yung interlocker natin mga idol. Lalagyan din natin na 4 kinds para sa interlocker at ano siya, tap, lahat lang tap gamit natin mga idol. Ayan, ayan mga idol, tapos natin yung isang panel. Ayan. Mga patay na isang panel.
Ayan mga idol, ilalagay na natin yung panel. Ang paglagay pala ng panel mga idol, tatanggalin muna natin ito. Kasi ang clearance ko dito maliit lang. Talagang ang less ko dito, so sa sukat ng jam, nag-list lang ako ng 1 inches. Kaya napakaliit ng clearance natin. Ayan. Kaya tatanggalin muna natin ito. Kaya ang pag-ano nito mga idol, pagkabit kailangan nakasabay yung ano, panel. Ayan, tanggalin muna natin mga idol. Ayan, na ano natin mga idol, nakabit na natin, ilalagay na natin, ibabalik na natin yung tornilyo. Ayan. Ayan, ganyan ang itsura niyan mga idol. Itong bandang taas, naka-fix na yan. At ito na lang ang saka ano ang naggagalaw mga idol yan. Ngayon, ipipix ko na ito mga idol. Kasi hindi na natin lalagyan ng salamin. Saka na ako maglalagay ng salamin. Basta dito lang muna tayo sa frame. Ayan mga idol, dito tayo. Dito tayo magtotornilyo para maano yung lock style, hindi na siya bababa. Ayan, full naka-fix na siya. Ngayon, ito ang mag-ano mga idol. Ayan. 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 Ngayon mga idol, ilalagay natin yung bus balancer. Ayan, kailangan mga idol, pagkabit ng bus balancer, pinang-pina lang dito. Kaunting-kaunti lang. Yan, ang gagamitin ko pala ay 8x1/2. Ayan. At dito naman tayo sa kabila mga idol. Ganun din dito mga idol. Ayan. At ito mga idol, yan ang ilalagay natin dito. Kung nakikita nyo, mayroon niyang kaltas. Kinaltas ko yan sa cut-off. Tatlo yan mga idol. Ito, ito, at ito. Ngayon, dito natin yan ikakabit. Ayan. Ganyan natin ikakabit mga idol. At dito naman sa kabila, dito rin. Ayan. Pero hindi tayo magtutornilyo dito mga idol. Kung actual nyo nang ikakabit sa site, kailangan nyo ano, lagyan nyo ng silicone. Lagyan nyo ng silicone to bago nyo idikit dito, nakadikit. Pero tutornilyoan pa natin yan sa bandang likod. Ayan, sa ngayon gagawin ko, tutornilyoan ko lang muna. Hindi tayo maglalagay ng silicone kasi ano pa lang to, wala pang salamin. Ayan. Dito tayo mga idol.
lalagyan muna natin ng tornilyo. Ayan, dito tayo maglalagay kung nakikita nyo dyan. Para di makita, huwag tayo dun sa harap para makita. Ay makikita dun, dito tayo para hindi makita. Ayan, ang gagamitin pala natin ay 8x1/2. Ayan, tatlong tornilyo gagano natin mga idol dito sa bandang gitna. At dito rin. Ayan. At doon naman idol sa kabila. Ganun naman gagawin natin. Putin lang natin. Butasan muna natin. Ayan mga idol, tapos na yung ano natin, yung full up window. Pero hindi ko na muna pala nilagyan ng salamin. Sa frame lang muna tayo. Ayan, ito pala mga idol. Ayan. Kung napapansin nyo, ang ginamit ko dito is kulay brown. Pero kailangan kagamitin nyo dyan is white rin. Ito kasi, sample ko lang to. Tutorial lang to. Masagot ko lang yung mga request ng ating subscriber. Ayan, dalawa lang mga idol yan. Pero wala pa yan. Wala pa yan salamin. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo naman to, ito na yung tubular 1/2. Ganun lang dito lang mga idol. Yan, dito. At dito. At kung napapansin nyo, mayroon yan tatlong butas. Ayan, ang una, pangalawa, at dun. Dito nakasakto dyan mga idol. Ayan. Yung list ko pala dyan mga idol, yung sukat ng head, ito. Ito ang sukat ko dito is ano, sa head nag-list akong 1 in 1/8. 1 in 1/8 ang list ko. Ang head ko pala ginamit dito sa bandang side. Ito yung head mga idol, nasa side. Yung jam, yun ang nasa itaas at nasa ibaba. At dito kung napapansin nyo mga idol, dito mayroon din siyang ano, inano ko din siya yung para sa tubig. Para pag pumasok dito yung tubig, lalabas siya dyan. Dalawa din yan mga idol. Ayan. Yan, ito ang sa labas. At dito naman, idol, ang nakapix kasi dito natin sa labas. Para pag ano ng tubig, hindi siya papasok. Nasa labas na bahagi. Yan, sa labas na bahagi ang fix. At nasa loob yung nag-i-slide. Ayan.
Ito yung bandang sa loob, mga idol, at nandito yung lock natin. Ngayon ang list kong mga idol sa ano? Side 1-in-1-8. Sa jam, sakto lang yung lapad niya, sakto. Ngayon ang list ko dito, ang ginamit ko kasi mga idol ito, lock style, interlocker, lock style. Ang list ko dito is nag-list lang ako ng 1 inches. 1 inches lang ang list ko. Kaya sakto yan mga idol. Kaya ang pagkabit nito kailangan isabay mo pag-install. Nakasabay na ang panel. At dito naman sa top in bottom mga idol, nag-list 5-1-8 ako. Ayan yung ang ano natin, list na pull-up window. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano ito bubuksan. Ito, ganito mga idol. Bus balancer ang tawag dito. Dalawa. Yan, gaganunin nyo sa mga idol. Yan. Ngayon, tutulak nyo pataas. Pag tapat nyan dito sa butas, papasok yan mga idol. Yun. Yan. Ito, kalahating bahagi lang ito mga idol. Kung gusto nyo kalahati lang ang bukas. Kung gusto mong nakapull na bukas, dito mga idol. Yan. Pagdating dun, doon, lalak din siya mga idol. Pagtatapat niya sa butas, dito, pagtatapat niya sa butas, maglalak siya. Kasi dito yun. Ayan, maglalak siya yun. Nakaganon na siya. Ngayon, kung maglalagay kayo siguro ng screen, siguro ang screen nito nasa labas na lang. Kasi itong sample ko na ito, wala akong screen. Pero para sa akin, yung sample papalagyan sa akin ng screen, dito na ako maglalagay. Sa labas. Ayan, ganyan lang mga idol. Ayan. Pag ibaba mo na naman mga idol, ano na naman yan, pagtapat sa butas, yun, naglalak siya. At pag sa sagad, pasarado natin, pagtapat, naglak din. Ayan, ganyan mga idol. At yung jam pala natin, mayroon din yung rubber jam. At dito mayroon din. Kaya nandito, nakapix mga idol. Yung ang pagfix ko niya pala mga idol, yan, tinumiliwan ko na lang dito, metal straw. At dito sa bandang itaas, para hindi siya kita. Ayan, pwede naman dito rivets. At yung dito naman, itong half by one na inadapt natin. Half by one, nag-adapt tayo ng half by one para dito nagsisilbing. Yan ang lock. Kailangan isilikon nyo to. At naglagay din ako ng screw dito sa bandang loob. Kasi pag idinampal natin to sa simento, hindi na yan makikita. Yan ako nag-screw. Para mas matibay, nakasilikon siya at may screw. Ayan. Ayan, ganun lang mga idol ang paggagawa ng aluminum pull-up window. Ayan, dun pala sa mga ano natin, sa mga hindi pa nag-subscribe. Pag-subscribe na dyan. Like, share, and hit na rin yung notification bell para lagi kayong update sa aking bagong upload na video. Ayan mga idol, hanggang dito na lang muna ang aking video. Ayan, maraming salamat sa mga viewers natin dyan, subscribers, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking video. Ayan, mag-iingat ka kayo palagi. Ayan, hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming salamat. See you on my next video!